Hi guys! Welcome to my channel again. So, ngayong araw na to, dahil wala na akong maisip kung anong aking i-video at i-upload. So, ngayon, napag-isipan ko na magluto na lang. Total, ang dami ko namang mga tinapay na hindi na nakain, nakatambak lang. So, gagawin ko siyang puding. Ayan guys, ang ingredients napakasimple. Ito o anin ko yung tinapay, himay-himayin ko, tapos ito yung tirang tinapay. At syempre, isang latang condensed milk, tsaka isang latang evaporated milk. Ayan lang, napakasimple. Ayan guys, himay-himayin lang natin ng ano, ng maliliit na piraso tong mga natirang tinapay. Sayang naman kasi kung itatapon, di ba baka gabaan tayo. Ayan guys, nahimay-himay ko na ang mga tirang tinapay. So ngayon ilalagay ko naman tong isang latang condensed milk. Ayan. Para ito muna unahin natin kasi para lumambot yung tinapay. Ayan, tapos ayan. Halu-haluin para mabasa yung ano, mabasa yung tinapay. Eto, syempre, naka-uniform na naman ako. Alam nyo naman, si Yaya kailangan merong ginagawa. Baka mamaya, pauwiin sa Pilipinas, diba? At si Bossing magalit sa akin. Pero wala siyang magagawa pag ako ang nagalit. Ayan, tapos isusunod po natin ang ano, ang ating condensed milk. Ayan. Condensed milk na lang ilagay ninyo kasi yung iba naglalagay pa ng asukal eh. Huwag na asukal, condensed milk na lang para pasabog ang lasa. Sarap siya. Ayan, habang ano nga pala, habang ginagawa ko to, mega shout out. Mega shout out sa aking kaibigan na si Jacqueline. Sa taga GMA, hindi kita ma-shoutout kasi nga, wala akong madaan ng mga farm, yung mga dayami, alam ko naman yun ang pagkain mo, charot. Charot lang, best. I love you, best. Ayan, tsaka sila Ate Marie, ng kama-kama dati kasama ko sa Japan, hindi ko man sabihin sa kanya, pero taga nag-watch talaga sa mga video ko. Tsaka Ate Marie C, yan sila Ate Yumi, Chris Lucas. Yeah, meron na rin siyang ano ngayon. Meron na rin siyang YouTube channel. Ayan. Sino pa bang mga kaibigan ko dyan? Sila Cindy, mga Japayuki kong friends. Sila Madam Naomi, sila Ira, si Madam Eri, si Mama. Ayan. Sila Love Daisy. Ayan. Sila na naman ang aking i-shout out kasi nung last time wala sila eh. So, ayan. Mayor. Ngayon, lagyan natin siya ng twist. Lagyan natin ng ano, ng aura. Ayan. Lagyan natin ng resin. Para meron siyang ibang aura. Ewan ko lang, first time ko lang itong gagawin. Tingnan natin, malaman natin ang ano, finished product mamaya. Kung anong lasa. Kasi, Diyos ko, 40 inches na ito sa ref. Itong ano, itong resin, baka may amagi na to. Ang dami ng inaamag dito pagkain sa loob ng ref kasi hindi pa sabog yung lamig eh. Sa tara ng buhay ko, pangalawang beses ko pala itong gumawa. Ah, pangalawa o pangatlo na itong paggawa ng ano, ng puding. At magtunaw po tayo ng melted butter, mga 2 tablespoons. Ako wala kasi akong paglulutuan eh. Kaya ang ginawa ko dito sa cast iron ko na lang ihuhulma yung ano, yung puding. Mix natin.
At ilagay na po natin yung melted butter dito sa ginawa nating mix para pasabog ang lasa. At lagyan din po natin ng konting asin para merong ano, alat tamis. Siguraduhin nyo lang natang chai mo lang yung lagay ha. Siguro mga 1/4 ano lang to, 1/4 tablespoon. Ayan, basta konti lang. At lagyan natin ng vanilla. Yung vanilla ko tuyot na. Diyos ko, ano ba naman to? Grabe. Ayan, meron pang natira sa awa ng Diyos. Ayan. At lagyan din po natin ng tatlong itlog, binating itlog, para sabog na sabog ang lasa. At syempre, ihalo natin siya dito. Yan sa ating mix. Ayan. O diba, bonggang-bongga. Pasabog ang aking puding. Dati nung nagluto ako, walang itlog. Walang asin. Walang ano, walang vanilla at wala ring raisin. Ngayon, titingnan po kung anong aura ang mangyayari dito ang finished product. At syempre po, painitin po natin ang pinakamababang temperatura ng oven. Ayan po. Nasa 350 plus lang siya. Okay. At syempre po, ilalagay ko na ang aking mix dito sa cast iron kasi wala akong ano, wala akong lalagyan ng pang-bake, dito na lang siya. Actually, meron naman na siyang melted butter kaya siguro. Sana, huwag dumikit. Baka tsaka ang kalabasan. Ayan, o diba? Para siyang Diyos ko. Para siyang show. Naku, pera gaba. Just kidding lang po. Kasi, tingnan nyo naman ang aura niya, oh. Parang yung babing ano. Charot lang. Charot lang po. So, ilalagay ko na po itong mix dito sa oven. Ayan. At, siguro tingnan natin mga 30 minutes or to 45 minutes. Actually guys, pwede yun sa steamer. Kung meron kayong malaking steamer, pwede yun. Para maging style niya po ito. Kasi ginagawa ko nga din sa ano to, sa may pang ano, pang hot cake. Yun ang ginagamit kong pamputo. Mas okay pa siya, mas firm pa yung ano niya, pagkakaputo niya. Pero hindi sa may pudding, pwede nyo siyang iluto sa pressure, sa steamer pala. Hindi pala pressure cooker. Ang tanga-tanga ko na naman. O sige, hintayin natin maluto. Ayan guys, tingnan natin kung luto na siya kasi over na siya sa 30 minutes. Parang medyo okay na yata siya kasi hindi na siya masyado ano, basa sa loob. Pero mga gawin pa natin mga 10 minutes pa. Eto na guys, luto na siya guys. Ayan na siya. Ngayon pa, ay! Panalamigin na lang natin siya. Naku, ang ano, ay, baka majunog. Ayan siya guys. Naku, wala akong usang ba't ilalagay. Ito nga. Ay! Ayan na siya guys, luto na siya guys. Ayan ang aking puding. Ngayon, palalamigin ko lang muna para malaman ang resulta. Ayan guys, natapos din after 1 hour. Medyo palpak nga lang ako ng konti kasi najunog siya sa ilalim. Pero tikman na rin natin. Okay, tingnan natin kung masarap. Mmm! Lasang panis. Charot. Sarap. Masarap siya guys. Nasobrahan ko lang ng luto kasi nga napabayaan ko na nagluluto pa ako ng isang ano eh.
for dinner. Kaya yan, nasunog siya. Anyway, subukan nyo to pag meron kayong mga tirang tinapay. Babu, see you again. Mwah!